Hello, you there, Jabarkadaz. Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my latest vlog, Jabarkadaz Positibong Buhay. My name is Jabar and you're watching my vlog. And before we continue on, maraming salamat po sa ating mga subscribers. We have 230 subscribers na. Keep on coming, keep on subscribing. So before we continue on, please don't forget to click like and subscribe and share my videos to your families, friends, and loved ones. Thank you at marami po tayong pag-uusapan. And but before we do that, don't forget to click like and subscribe. So welcome back to Jabarkadaz Positibong Buhay. My name is Jabar and you're watching my latest episode. So ngayon po ang pag-uusapan po natin. Nag-isip po kasi ako nung pwede natin pag-usapan or a topic because we're done with our 2-month lockdown na and still, no, marami pa rin tao ang masyadong talagang tinamaan nitong ECQ, nitong coronavirus pandemic and more than the health na ating talagang ipinaglalaban yung ating physical health na kailangan pangalagaan natin. Kailangan din kasi natin pangalagaan yung ating mental health. So, naniniwala po ako na if we have a good state of mind or mindset, mas magiging healthy din ang ating pangatawan, susunod ang ating katawan sa atin ikanga. So, isa sa pinaka-mabisang paraan ko po talaga para mapanatili ko yung aking healthy perspective in life is unang-una is the attitude of gratitude. Kaya ngayon yung title ng aking vlog ngayon. Attitude of gratitude determines your altitude. Isa ito sa mga paraan na ginagamit. Many of the spiritual leaders, CEO, executives, and presidents even, and the monks even, according to study nga po, diba, na when you have that attitude of gratitude, that gratefulness, that heart of gratefulness, yung pagpapasalamat, whether in the form of prayer or in meditation, when you do that, you know. And lagi sa isip mo, ibulong mo lang lagi sa bawat hininga mo. Mas sahaba ang buhay mo according to studies at mas mapapanatili mo yung magandang relasyon sa iyong mga mahal sa buhay, lalong-lalo na. At especially sa sarili mo kasi hindi magiging maganda at maayos ang relasyon mo sa ibang tao kung hindi rin maganda ang relasyon at maayos ang relasyon mo sa iyong sarili. How you treat yourself is of course reflected or manifested. Makikita yan how you treat others. Ganun po yun po talaga. It's an inside job, ika nga nila. So, ano yung mga practical tips na pwede ko ma-share sa inyo nang sa ganun ay mas mapanatili natin yung attitude of gratitude, ika nga. Well, sa umpisa, no, magiging parang chore ito or task kasi ang hirap naman yun. Lagi ako magpapasalamat. Yung gulo-gulo ng mundo, ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang daming mga balibalita left and right. Well, totoo ka dyan, no? Kaya nga, isa sa mga tip na pwede kong i-share sa inyo is avoid too much social media. Ayan. And avoid too much news. Kasama na yun yung panonood ng balita. Sakto lang. Tama lang. Sabi nga ni Catriona, everything in moderation. So, pwede ka manood ng balita. Sa internet, ang maganda dito, you always have the power of choice. Pwede kang manood ngayon, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, and then stop. Move on with your other activities, with your other priorities. Kumbaga, hindi naman tayo nabubuhay sa virtual world. May realidad tayong ginagalawan. Ito yung physical world natin with our loved ones. So, too much social media is not healthy. Pero nanonood kayo ng YouTube ngayon, no? Kaya gagawin ko lang ito mabilis at maikli at practical. Pangalawa, isa sa mabisa ko rin na pinapractice over the past 5 years na talaga and I'm happy na medyo na-sustain ko na siya is yung every morning during my meditation and prayer time, I always bring out my notebook and I write there at least 7 things that I'm grateful for. Minsan kahit paulit-ulit na lagi kong sinasabi sa inyo yan, I'm grateful for the gift of life. Thank you, Lord. Thank you, universe, for the gift of oxygen. Thank you, Lord and universe, for the great sleep that I had last night, for waking me up, for my family, for protecting my family, lahat. You know? At kahit meron tayong pinagdadaanan, I'm pretty sure ang dami natin pong pinagdadaanan. It's good that you accommodate the pains that you are going through po. Hindi ko sinasabing let's numb the pains or yung mga pinagdadaanan po natin. Tao po tayo. Okay, may mga nararamdaman. So,
okay lang po na masaktan or be in pain or sometimes malungkot. Kasama po yan. Pero, it is also our responsibility to shift our energy. Especially, lalo na kung may mga responsibility tayo, lalo na kung may mga anak tayo or meron tayo mga priorities sa buhay na kailangan natin kumilos at kumalaw. Kailangan nakakompartmentalize natin ika nga yung ating nararamdaman. Not to numb it or not to brush it off or not to pin it down, but to compartmentalize it. Pag sinabing compartmentalization, sige, papark muna kitang lungkot or pwede akong sumigaw siguro sa kwarto ko or pwede po siguro akong suntukin yung unan ko. So we can express anger, sadness in a very harmless way, and then pag nahihinga mo na, then go back to your present state, yung iyong presensya, ika na, diba? The future will not happen, is yet to happen. The past has already happened. So the only thing that we have to be really concerned of is yung presensya natin, yung present moment natin yan. So that's one. So the third tip na pwede kong i-share po sa inyo is that, yun nga, humor is wisdom. Kaya nga po ako, yun, from time to time, I also do TikTok. Ayan, may compilation ako ng TikTok. And then from time to time, I make ways to make singit, humor, and laughter sa mga conversation ko. Sa teammates ko, sa trabaho po namin, and then sa partner ko, and then sa family ko. Because laughter is still the best medicine. It gives us the opportunity to enjoy the present moment. Yung ngayon, yung the now, the power of now, sabi nga ni Eckhart Tolle, isang spiritual leader na inaangaan ko sa libro niyang, in his book, The Power of Now. The only real thing that's happening is the power of now, yung ngayon. Okay? So, hindi natin makokontrol ang future. Mangyari at mangyari ang dapat mangyari, at hindi na rin natin mababago ang past. Nangyari at nangyari yan. Pero may magagawa tayo sa present. Kaya nga ang tawag sa kanya, present, it's a gift. So yun yung tatlong tips na maibibigay ko sa inyo. Ano pa ba? Siguro isa rin sa pwede kong maibigay na tip sa inyo, yun nga, kung ano man yung talent nyo, for example, you're good in drawing, singing, or whatever form of art. For me kasi, art is the meeting of God and men. For me, the art is the flat. Art is a platform for me na nagmi-meet ang gods and ang mortal men. That's why it's not science, eh. It's an art. Wala siyang measurement. It's a good channel for you to be able to redirect or transmutate your anxieties or whatever it is that you're undergoing through. Katulad ko po, recently, sa init ng panahon, of course, financial challenges and everything, no? Ako, nagpapasalamat ako, healthy pa rin ako, yung isang bagay. Pero may mga challenges pa rin ako. So what I do go to arts and I try to do other things that will allow me to also preoccupy myself in a healthy way, in a harmless way. So art for me, like painting, is isa sa mga paraan ko po. Tsaka, sometimes I play video game. But not too much. Tama lang. And also, watching YouTube is also good. Kaya nga ito, ginagawa ko ito eh. No? So, yun po yung pang-apat na tip na pwede ko maibigay sa inyo. Another tip that I also would like to give you, of course, if you have toy collection, ako mahilig po ako sa toy. So, yan. Nililinis ko sila madalas. Nitignan ko. And then, if you have pets also, take time to spend time with your pets. I have 2 dogs, 1 beagle, and 1 French bulldog. And of course, take time to spending time also with your partner, with your lover, sa mga kasama mo sa bahay nyo. And also, definitely, maganda rin that we keep on reading books. Ayan. If we keep on reading books, lalo na ngayon sa panahon ng ICQ, lockdown, madalas tayo sa bahay, then it prepares us to whatever it is bound to happen in the future, di ba? Because knowledge is always power. Okay? So give yourself a fighting chance to learn new things, ika nga, or new skill. Meron kayong hindi pa gustong subukan, magpinta, mag-cross-stitch, whatever. Now is the time. You know, you can maximize your internet. Yan, to find ways on how to become more resourceful and creative. At yun po yung pag-uusapan natin siguro sa next vlog po natin.
So basically, those are the 5 tips na i-share ko. Now, I want to share with you. No, yung una-una is attitude of gratitude po talaga is for me is the number one. And then you can be also creative using your talent to be able to preoccupy the gift of time. And then what else? Spend time with your pets or your mga hobbies ninyo, you can do that. And then you can find also other ways to become more artistic para alam niyo yon, mas maging grounded kayo sa inyong ginagawa. And then reading books is also very important for me kasi nga nakakatulong yun na makadagdag ng knowledge at yung ma-expand yung ating knowledge and also wisdom or wise dominion. Very important na meron tayong wisdom sa ating. Hindi lang yung panonood ng balita kasi minsan too much is also not good. Too much news, too much social media is also not good. So, give yourself a fighting chance to deliberately choose what kind of news, YouTube, or material you want to read or you want to watch. So, those are the things that I'd like to share to you. This is a very straightforward YouTube video vlog episode. And I hope that you continue to click like and subscribe in my video tomorrow or the following day. I'll create another video, hopefully, about the value of resiliency. Ayan, yan yung gusto kong i-discuss ko po sa inyo talaga. And I hope that you continue to like, subscribe, and share my video to your loved ones and friends. Hanggang sa muli po mga ka-Jabarkadaz. Maraming salamat. Stay safe, stay sane, stay healthy. I love you. God bless.